Yeah, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas. Good evening naman po dito sa Amerika. At magandang araw sa nasa iba pang bansa. Ako ngayon ay topic natin ngayon ay ako ay pupunta naman sa gym after work. So, let's go. Tatrive ko po kayo pumunta sa Planet Fitness. Mag-gym na konti kasi po 5 days akong hindi nakapag-gym kasi sobrang busy ko. Napapagod din ako, so ngayon lang ulit. Feeling ko lumalaki na naman ang tiyan ko kaya kailangan po magbawas ng timbang na naman. Ito po, nagdadrive na ako papunta sa Planet Fitness. Alright, let's go. Kumusta gahudiya sa atin sa Pilipinas? Ako'y 3 taon nang hindi nakaka-uwi kami. So, baka naman this coming June. May ticket na ho kami. So, siguradong makaka-uwi na kami sa atin. Makapag-vacation naman. Tagal-tagal nang hindi nakapag-vacation sa Pilipinas, lalo na sa amay, sa Patangas. Ay, talaga naman. Makakatikim na naman ang mga guto at saka lumi. Kaya ako'y nagpapapayat tayo dahil lang doon naman ako magbabawi pagdating sa atin. Napakasarap ng pagkain dito sa atin sa Pilipinas. Dito ay ano ba oras na? Mag-aalas 7 na, ang sinag po ng araw ay sobrang pantaas. Yan. Napakasinag pa ng araw. Mamaya pang alas 10 siguro ang delay. Napanoji po ba yung aking bowling kagabay? Talaga napakahusay ko kagabay. Napasarap yata yung kain ko kaya sumubra ang galing ko naman. Hindi, biro lang. Biro lamang po. Parang basketball din. Minsan eh, may kamay na sobra talaga ano, accurate yung mga tira. Ganun yun. Kahit anong game, hindi laging araw-araw i-biyernes. Minsan minamalas din. Ganun din po sa basketball, kahit na professional player, ganun din. Minsan ni napakagaling, nakaka 50 points, minsan naman ni 10 points, ganun din ho yun. Ganun din ang bowling. Anyway, talagang magaling ho yung lagi nagpa-practice o nag-ano, yung accurate ang tira. Malaking bagay. Kaya nga doon sa isa kong video, nakalagay doon ay speed versus accuracy. Yung isa talagang binibilis ako ang tira. Kasi pagbilis ng tira sa bowling, ang akala ng marami ay matutumbal lahat yung pin. Bowling topic na naman tayo. Ah, pero hindi ganoon. Hindi ganoon kadali, mas maganda yung accurate ang tira, accuracy talaga. Pag nakita mo yung packet, yon. Tapos ganoon ang ganoon ang tira mo, ganoon ang speed mo. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong depende sa iyo. Kung sa mabilis nakukuha mo, edi mas maganda, pero yung basta lang mabilis, wala ho yun. Wala yun. Hindi nakapagpatumba ng lahat. So, kagaya ng pagdadrive ko, huwag ako napabilis, huli ako ng police. Dito sa tapat na ito, lima ko ng huli. Speeding lagi. Kasi 30 miles per hour lamang po dito sa tapat na ito. Dito sa dinadaan ako ngayon, ang takbo ko lagi 50. So huli. Kaya ako nagmamadali, alam niyo yung mga handyman o contractor, pagtawag ng customer, Manny, sasabi sa akin, Manny, oh, iiwanan ko susi dito sa may labas o saan. Siyempre, nagmamadali ako, baka ako biglang may makapasok na ibang tayo, no? Dali-dali kong kukunin. O kaya, pag ako may bibili, nagmamadali ako. O kaya, hindi ko nabili nung hapon. So, umaga, ala, nabi ko sa inyo,
Karipas na ako ng takbo lagi. Twenty minutes pa ho ang drive from here going to Planet Fitness. Matagal-tagal pa. Mahaba-haba pa ang ating huntahan. Ang huntahan ho, yan ho ay kwentuhan. So parang kasi talagang huntahan. Sa iba naman yung usong ngayon ay talagang maritisan. Oh my god. So sa Bandarian ho ito ima sa June. So June ay tag-ulan, pero nung ako may umuwi ng June, hindi na masyadong naulan eh. Tama-tama nga ang weather, hindi masyadong mainit. Sa Mayo ano. At saka diyan pa lang bakasyon ng mga bata diyan sa atin sa Pilipinas ay ano na rin, kagaya na rin dito. June na rin. Buti naman. Nakakaibo sa mga bata sa tag-ulan, sa kaulanan yun eh. So, August na balik nila sa school. Which is hindi na masyadong ano, maulan, mainit-init na Agosto. Tag-ahas, alam na alam ko yun eh, tag-ahas. Ako may YouTube channel na rin, kaya tingnan ninyo ako minsan-minsan doon at yung mga ginagawa ko ay mapapanood ninyo dito naman sa Rilaba. Kumikita na rin ho kahit konti-konti, isa dyan ka na. Ito ang buhay ko talaga dito na aking sinishare sa inyo. Ako dito sa Amerika 20 years na ako, mahigit na. So it's about time to share ng mga ginagawa dito. Ganito ko dito ako eh. Akin naman ho ang oras ko dahil ako ay isang handyman nga. Kung kailan ako may gawa, ay di saka lang ako haalis. Hindi ka ganyan iba na araw-araw napasok. Ayoko na ng ganun. Hindi nakapapasok doon. At least na ako, nakilala na rin ako dito sa ano, pagiging handyman. Kilala na ako ng mga tao din eh. Sa amin din eh. Na naman ng kucing aray. Nakakatakot naman. Iyo. Tapos na. Ano pa nung makakaliban ngayon? Iyo na nga po. Come on. Sot na. I'm going to highway na. I-64. Siguro sa mga banda-banda rin yan ho, magpo-forgot na rin ako dyan sa atin. Papatayo na rin ako ng aking kaunting ano tawag dito. Ganda di yan. Para pabaka-bakasyon na lang din eh. 6 months di yan sa atin. 6 months din eh. Kung papakasarap ng buhay. Hindi ko naantay ng pagtanda. Saka mo gagamitin yung mga ano mo tawag dito, ang kadalasan mo dito kung kailan 67 years old, 65 years old, saka po magre-retire. Tapos wala na 60, 70 years old ka na, saka mo palang i-enjoy ng sarili mo. Ay lang, lagi ang tuntungo mo ipagiging hindi masyadong good health, lagi ang punta mo sa ospital. Yung iyong pera mo lang uubos eh. Hindi na. Wala na. Hindi ko naman na nag-iisip na. Naiisip ko lamang ho. Mas maganda ini-enjoy na rin ang sarili. Kagaya nung kumpare ko sa Canada. Maraming kumpare ko, naroon silang mag-anak eh. Napakasaya ng buhay nila para sa akin. Malayas-layas. Kung saan-saan pumupunta. Yun. Tama lang yun. Para na silang magkakapatid doon. Ang kanyang mga anak. Shout out, parang Chris. Sige po, mabilisan na ho din eh. Mamaya uli ho, pagdating sa gym. Saka uli ako mag-ano, ba-vlog. Sige po, ingat po kayo diyan. At kayo mag-subscribe sa akin. At mapapanood ninyo ako to ng live na live. Sige po, thank you. Okay, bye-bye.